kahit sinong matinong presidente ng Pilipinas ang nakaupo dyan, kung ang mga galamay ng kasamahan na nakaupo sa gobyerno ay mga magnanakaw, mga manduruga. Hello guys, good morning, this is Nitan and welcome back to our channel. At bago pong lahat guys, syempre huwag niyo pong kakalimutan mag-like, mag-subscribe at click niyo rin po yung notification bell para ma-update po kayo sa bago naming video. Guys, nandito naman kayo sa aming daigdig para pag-usapan ng mga bagay-bagay na nakapalibot sa atin. Saan masulok ng bansa, saan masulok ng mundo, basta mayroon tayo may sukatan, pag-uusapan natin at gagawa natin ang reaction. At ito nga guys, pag-uusapan natin ito kung pinatupad ni Duterte na magbibigay siya ng 30,000 sa kung sino man ang makapagsumbong ng mga nangungurakot sa LGU, lalo pa yung mga barangay official. Marami dyan kasi yung social amelioration na pinagmimigay, kinukurakot pa nila imbis na makatulong sa mga walang-walang kababayan natin. Anong ginagawa? Binubulsa pa nila. At ngayon guys, kasama ulit natin si Miss Marian. Miss Marian, ano masabi mo? Pabor ako doon sa sinabi ni Tatay Digong na i-report, pinapareport kung sino man yung, at kung sino yung kilala ninyo na local officials na nangungurakot. Mas maganda pa doon, after ng pandemic na to, after ng problema natin, sana mag-conduct ng investigation ang ating gobyerno para sa local officials at para malaman natin kung saan napunta ang pondo. At ito naman sa mga sa ibang local officials na nangungurakot, sana naman po isantabi niyo muna yung pagiging gahaman niyo. Huwag muna kanya-kanya bulsa. Kailangan po natin magtulungan at kailangan ng tao ang inyong tulong at kailangan pong tumulong kayo sa tao. Marami po ang nagalit, marami po ang nangangailangan ng tulong, maraming reklamo, marami ang sumama ang loob dahil pinipili ng ibang local officials kung sino yung bibigyan nila ng ayuda. Marami po ang hindi nakatanggap ng SAP o ayuda galing sa gobyerno. Marami po ang hindi nakatanggap. Totoo yan. Kaya kung bakit walang asinsuhan ang ating bansa, kasi bakit? Maraming mga magnanakaw na kampunitan ni na naglipa na. Diba? Yun ay nakakalungkot isipin guys na sa panahon na kinakaharap natin ngayon, itong pandemic na to, dapat ito yung mga panahon na tayo'y magkaisa, magtulungan. Pero ano nangyayari? Hindi. Nagkakaisa sila para magnakaw. Diba? Marami guys, marami nakukuha ng video ng mga pinagagawa nilang mga lalo pa sa mga DSW yung pinapabigay na 5,000, 8,000 na yan. Na! Ang sabi lahat ng pamilya at kahit sa isang bubong kung ilang pamilya dyan yun ang bidyan, hindi yung isang bahay, isang form lang. Diba? Marami mga kampunitanin ng mga mandurukas ng mga magnanakaw ang kakapal ng mga pagmumukha. Taunan ay pira yan ng taong bayan, pira ng gobyerno, ninanakaw. Kaya wala tayong asinsuhan sa Pilipinas kasi bakit? Kanya-kanya nakaw. Lalo pa kung lahat magnanakaw, lahat ng senador, lahat pati presidente magnanakaw, ay naku, wala talagang mangyayari sa Pilipinas. Walang asinsuhan ang Pilipinas. Sinong kawawa doon? Yung mga kababayan natin as in walang-wala na kailangan talaga nila ng ayuda ng gobyerno. Umaasa sila na makakarating sa kanilang tulong pero bakit? Ganyan ang nangyayari. Di ba? Kaya kawawa. Kahit sinong matinong presidente ng Pilipinas ang nakaupo dyan. Kung ang mga galamay naman niya o kung sino may mga kaalyado o mga kasamahan na nakaupo sa gobyerno ay mga magnanakaw, mga manduruga. Diba? Kaya wala tayong asinsuhan. Lahat na lang, marami matitigas ang ulo. Tignan mo,
sabi na mag-stay home lang tayo. Stay at home lang. Parang maiwasan itong pagkalat ng virus na to. Pero ano nangyayari? Marami pa rin ang nahuhuli sa curfew na lumalabag sa batas. Gumagala. Alam nyo guys, pag umuwi ako ng bahay galing dito sa trabaho, para yung dinadaanan ko, para naman walang lockdown. Mga nagja-jogging, nakatambay sa labas, di ba? Ioras na ng curfew yun. Alas 5, alas 6. Curfew na yun eh, dapat nasa bahay na, nasa loob na kayo ng bahay. Wala, lalo pa sa umaga, pag uwi ko ng mga alas 7 ng umaga, marami pa rin ako nakikita nagja-jogging, o diba? Mayroon naman mga pulis, nakikita naman ng pulis doon, wala lang, aywan ko. Diba? Kasi tayo rin mismo ang nagpapatagal kung bakit tumatagal itong nangyayaring lockdown. Kasi the more na lumalabas yung mga tao, the more na maraming posibilidad na mahawa ka ng virus. Sabihin na natin, malakas tayo, malakas ang resistensya natin, hindi tayo matatabalan ng virus. Paano kung may dala kang virus at pag uwi mo sa bahay, mahawa mo yung mamahihina ang immune system na sinasabi. Hindi nagdala ka pa ng virus. Yun yung iniiwasan kung bakit mayroon tayong home quarantine. Di ba? Na dapat nasa bahay lang tayo kasi nga para maiwasan ang pagkalat ng virus. Yung mga iba kasi masyado mga pilosopo. Malakas daw sila. Eh. Bakit kayong mga pulubi hindi na hawa? O sige nga, sabihin natin hindi ka nahawa. Paano kapag may dala kang virus at ikaw ang manghawa sa mga kasama mo na mahihina ang katawan? Ganun lang kasimple yan. Kaya huwag tayong matigas sa mga pagmumukha. Sumunod tayo kung reklamo kayo ng reklamo. Kasi nagugutom na kasi walang trabaho. Ikasalanan din natin yan. Kasi hindi tayo sumunod. Kung unang buwan pa lang nagsumunod na lahat, pag sinabing lockdown, automatically walang lalabas lahat-lahat, hindi sana hindi na kumalat. Pero ano nangyari? Diyos ko, mayroon nga mga nabalita na positive na, pero andun, namamalingki kung saan pa pumupunta. Mayroon nga dyan eh, pumunta pa ng hospital. Diba? Kaya na mangyayari, wala nga. Kasi nasa tao rin ang problema kung bakit tumatagal itong problema ng Pilipinas. Wala sa gobyerno yan, wala sa presidente yan, nasa tao mismo. At ngayon, ang dami pang problema, ayan, nadagdagan pa ng mga magnanakaw ng mga diputang nila lang ng mga kampunitan nila. Nakakagigilang. So guys, hanggang dito lang itong reaction namin at maraming salamat po. At andyan pa rin kayo sumusubaybay sa aming video. Maraming salamat at mag-iingat po tayong lahat. Lalo na po yung mga kaubayan kong OFW. Mag-iingat kayo dyan. Kasi alam nyo, kawawa yung mga mga doctors, mga nurse natin na nagbuwis na ng buhay para lang matapos yung problema natin. Pero tayo, patuloy pa rin sa pagpapasaway. So isipin na lang natin yung hirap na ginagawa nila para lang matulungan tayo at matapos na yung problema. Tulong-tulong tayo para matapos itong problema ng kinakarap natin. So, guys, hanggang dito na ito. Maraming salamat and God bless you all.